Marami. Ay, may message. Ano, kamusta yung internet ko? Okay lang, Val. Alam ko malakas. Wait, kay ano ko. Si Tidge na nga, kamusta? Oo nga eh, si Tidge. Narinig ba yung electric fan? Hello, Tidge. Ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo, ha? Mas na sobrang... maganda pa yung unang lockdown natin, no? Kasi mas marami yata sila ngayon. Kasi late sila nag-lockdown, di ba? Oo. Siguro na in your face ngayon yung mga... Oh, late sila. Na in your face ngayon yung mga ano. Kasi may nakita ko dati nag-video. Live na tayo, ah. May nag-video dati na nasa Japan siya. Tapos inaasar niya ngayon yung Pilipinas na ang OA-OA nyo pa, lockdown-lockdown pa kayo dito, tingnan nyo sa Japan. Steady-steady lang yung tao, walang lockdown-lockdown, ganyan. Yun ang bakasos pa ng babae. Oo, yung kamukha ni Pacquiao. Oo, yung kamukha ni Pacquiao. Ngayon biglang, ayun, lockdown din sila. Kamot ulo din si, ano eh, si Abe. Walang takas. Si Prime Minister Abe, sabi, ang kukulit daw ng mga Hapon, nagsya-shopping pa. Uy, may mga dumidiga na naman dito. GB, wala sila ka eh. May kampante sila dating. Sa... Oo nga. May dating show na naganap kagabi. Oo, oh, alam mo ba, Jibs, yung sinong pinag-ano nyo? Si Jobline. Si Jobline. Ang unang-unang pick-up line kay Jobline, puta talagang... Ang bastos. Ang bastos. Dinamay pa si James. Dinamay pa ako, sabi walang sa akin daw natutunan. Walang kaalam-alam yung tao. Tangina, sinabi, nasa episode 11 yun. Oo, oh, yung ano, tapos ang ano niya, ang tag doon, ang pick up line daw niya, kuya baka ba? Gusto kasing pasukin ng titi. Wala ako sinasabing ganun. Dinamay pa si James eh. Dinamay Mom, pa ako. James the Egyptian. Biglang may ano pa eh. May nagbigay pa ng pruweba eh. 16 minutes and 34 seconds sasabihin ni James yan. Pinuntahan mo. Hindi ko na si pinuntahan. Ayoko masampal ng katotohanan. O sa mga cool pals naman natin, i-welcome naman natin yung guest natin mamaya. Oo. Episode, ano ngayon? 84. Ayan. Naku, parating na tayo sa episode 100. May nagtatanong sa akin dito sa Tiganubo, sa, teka lang, si Agatha Hernandez, nung saan ka sa Sonobaliches? Bakit? Tanong ko lang, bakit? Ano ka? Natakot sa'yo. Yung PDA nga, diba? Saan ka sa Pasay? Nakakatakot yung mga ganyan tanong, ah. Yung profile picture niya, kasi lagalo, ah. Taga saan ka nung? Agata. Agata. Share-share minsan tayo. Bumabagay, yeah, natawa si Nonong sarili. Minsan bumabagay. Sabi ni Nonong kung bakit siya natatawa. Minsan bumabagay yung mga paano, no, mga sinasabi nila sa profile picture nila, no? Katulad kagabi. Oh. Di ba? Yung itsura nung, ano, ah, taga RP lang sila. Sabi niya dito, taga RP at bagbag kami. Saan ba kayo sa bagbag? Saan kayo sa bagbag? Sa RP, ano yan? Rolling paper yan. Pangalan niya, rolling paper. Dami nag-joke. De, joke lang. Joke lang. Pinangalan yung lugar sa... Hindi yung isang malamig. Sapa yung baso. Thank you. Sabi ni ano, nawaw mali daw kayo ng ibang teach kagabi. Oo nga eh. Nagpapasok ang bigala namin. Ikaw eh, si Teach. Iba yung itsura. Ibang Teach pala, iba. Maganda daw ang tubo kung kay James. Anong tubo ba yung sinasabi mo? Wala. Wala daw eh. Boss Jibs, bakit daw hindi ka sumama sa after party? Ako na lang. Kagabi. Teka lang ha. Kaya muna, bibili lang ako ng yelo. Atensya na kagabi eh. Medyo nag-usap kami ni Jeannie tungkol sa anong gagawin namin sa after April 30 kasi nandito pa rin kami sa Dupax. Eh medyo
kailangan planuhin ang buhay. Nakaka-anxiety rin kasi, no? Totoo. Oo, si Duterte kasi pa ani, pasabik eh. Pero ang magandang ginawa mo, James, so, hindi mo alam. Yung garden, napakaganda, no? Kasi pag nagkaka-anxiety ka, lumabas ka, di ba? Ang ganda nung garden nung ginawa mo, linis eh. Oo. Tuno, malamok lang, kaya kailangan ko magtanim ng ano, ng citronella. Citronella. Teka, bibili lang ako yelo. Sige lang. Liti. Ay, teka, meron pala na. Ano gagawin mo sa mas ka muna, ano? Dito lang sa may, ano namin, sa gilid namin. Ipapahid mo sa katawan mo? Saan ka dito sa Novaliches? Marami akong alak. Bigyan kita, hehe. Carden, Acacio, paki-PM ako. Wala nang ano dito, mabilian. Pare, promise ito ha. Dito sa lugar namin, pati White Castle, putain na naubos. Oh, totoo, hindi nabibili yan. Yan ang pinakamaalikabok. Yan ang pinakamaalikabok na, na ano dito, na tindahan. Yung binokula po. Binokula po, naubos na rin. No, alam mo, pag ano, pagbili niya ng White Castle, pagbili niya ng White Castle, puta parang nangangaba yun sa ano eh. Tuwa. Sa tuwa. Alam mo yung White Castle na yan, mas maganda lang yan sa ano eh, sa kalendaryo. Pero pag tinikman mo, di masarap ilasa eh. Sabi ni John Lawrence Mokomoko, pag-usapan nyo yung retired AFP na binaril ng pulis, bukas, newsfeed. Yung video ni Vico Soto, lahat yan pag-usapan natin bukas. Yun, paboritong video ko ni Vico Soto yun. Yan, ako. Eh. Pero paborito ko na siya. GB. Excited si GB. Si Vico Soto lang ang nagbibigay sa kanya ng lapasori buhay. Lapasori daw eh. Lapasori siya eh. Hindi sa kanya yun. So, yung nag-a-admin ng ano, nag-a-admin ng Zoom. Lapasori. Ay, hindi ba sa kanya yun? Hindi sa kanya yun. Oh, pakita. Oh. Papakita natin. Sino ba nag-a-admin doon sa Zoom niya? Si Joey De Leon? hindi niya Zoom yata yun eh. Zoom ni Rex Gatchalian. Ay, ni Sherwin Gatchalian. Ini-interview niya yung mga mayor. Yan. Yan o. Ay, inaabangan na nila Ventilador. Bukas, James, Abante News, top 5. Nakakamiss daw. Diba? Si Ventilador, oh. Sige, bukas. Yung brewery daw at saka The Palace nagde-deliver. Parang si Favors yung nakita ko kanina nag-comment. Oo, sabi niya, OMG GB. Talagang puro acronym, ha? Ah, si Favors. Bakit kapatid, kamusta na kayo dyan sa Gapo? Sabi ni Kioni Brian Mendegoria, nadawit ka doon, James. Ikaw ata yun. Bukas papakita natin kung bakit ako nadawit doon. Si James Wu talaga. Si James Wu talaga ang may galit kay Vico Soto, hindi po ako. Uy, si Rica Apps, pwede request magawa ng video sa inyo para support sa Cluster 5 dito sa Davao. Anong klaseng video? Sabi ni Jopline, Cool Pals, dito sa amin sa Motilupa, modified lockdown na ang barangay namin. Meaning 6 a.m. to 12 noon na lang pwede lumabas ng bahay. Pabor ba kayo doon para malesen na ang spread ng virus? Hindi yata modified ano yan, lockdown. Ano yata yan? Enhanced lockdown yata yan. Parang enhanced. Oo. Eh sa amin din ganyan. Pa. Tama lang yan, sa amin din ganyan. Pero sa amin, mas ano, mas makaba naman. Sa amin, dito sa Pasay, yung barangay namin, 6 a.m. hanggang 10 a.m. Tapos, susunod na ay 3 p.m. tapos 10 p.m. Tapos, TTHS lang kami pwede lumabas. Oh. Sa amin nga, once a week lang pwede lumabas eh. Papalista ka pa. Dito sa Dupax. Pa every Friday kami, tapos first 20 lang na makapag-sign na pang pwedeng lumabas. Ngayon, so para, ang Dupax at I think Region 2, COVID-free na. Si ano pala yan ha? Si Mr. Jamaican ha?
Oh, sabi niya gawa daw tayo ng message para sa Cluster 5 ng Davao City. At special mention daw siya. Oh, i-record mo to. Ito na ang gagawin namin. Ready na tayo. Ito na. Ito na, ang, ito na yung video na yun, ha. Hindi na kami magagawa. Oh. Ikaw na lang mag-download. Hello, Cluster 5 ng Davao City. Tama ba? Sinabi yan, Davao City. Mm-hmm. Davao City ba? Oh, siya? Davao. Oh, ulitin na lang tama, natin. Sa Davao. Davao yan si Lika, eh. Oh, ulitin na lang natin. Oh, wait daw. Download mo to. Record mo na lang ng bid ng ano mo, ng cellphone mo. Paano yun? Ah, ikaw na ba? Ako problema pa kami. Hello, sige, 1, 2, 3, go. Hello, mga Cluster 5 ng Davao City. Kami po, ang Cool Pals. Davao City. Yes, si Nonong po ay may message sa inyo. Mensahe namin sa inyo. Si JB muna. Take it away. Sige, ikaw muna, JB. Ikaw muna, JB. Magka pala. Iwasan na po nating lumabas ng bahay kung hindi kailangan para sabay-sabay tayong magpa-party sa kalsada pagtapos ng lockdown. Yan po ang mensahe ko sa inyo. Oo, at iwasan nyo na yung sabong. Ha? Oo, sa Davao ba nangyari yan? Sa Davao ba nangyari? Hindi naman, hindi naman. ano lang, preventive lang. Baka may nagsasabog dyan, tamaan. E di ikaw na yun. Ayan, oo. Ay, alam mo, yung idea ko. Kasi ikaw, sorry, Nonong. Ayan, at mag-iingat po tayo dyan sa mga sa Cluster 5, tsaka binabati nga pala namin ng aming kaibigan na si Rica Apps. Rica Apps. Rica Apps. Yan, kaya at lagi kayo mag-iingat yan. Bacon boyfriend. Yeah. Oh, okay na, Rica Apps, ha? Yan na yun. Teka lang, meron lang sa VPN. Oh, sige. Tukol dun sa sabong. Yung tropa natin na si TJ Marquez, yeah, may-ari sila ng Texas Cockpit Arena. Naglagay siya ng notice na kung sino ang mahuhuli sa lugar nila na magtutupada o magsasabong, hindi na pwedeng pumasok sa sabungan nila kahit kailan. Ay, maganda yan. So, banned na sila. Oo. So, yan yung mga tulong na para matauhan yung mga nagsasabong na yan. Kasi ayaw nilang mag-antay. Antayin nila lang. Hindi naman mawawala yung sabungan, eh. Mm-hmm. Tsaka bigyan nyo naman ng pahinga yung mga manok na bigyan nyo pa ng another chance na mabuhay. Kasi hindi nila alam kung mamatay na sila. I-training nyo lang ng i-training. Mm-hmm. I-training nyo lang i-training yung manok. Bakit 30 days mo tinrain yan? Ewan ko na lang kung hindi niya kayang talunin si Voltes 5. Oo, di ba? Tsaka pwede mo naman siguro. Turuan nyo bayad. Turuan nyo lang ibang skills. Pwede naman. Turuan nyo lang ibang skills. Mm-hmm. Ano, open, ano, spoken word. Mga manok nag-spoken word. kumakanta. Pakantay nyo. Nangangati rin yung mga ano, you know? Ito pa yung nakakagalit, ha. Ang daming nahuhuling bumibili ng shabu dahil dun sa ayuda. Ayuda. Sa news, ano? Sakto daw kasi yung binigay na sa 46.7, ganun din daw ang 5 gramo ng sabu. Oo, parang mga ganun. Mas may kido kasi yung pila sa pusher kaya sa grocery. Oo nga. Meron yung ano sa Tondo, no? Yung megaphone. Oo. Ano yung sa Tondo? Megaphone ng kapitan. Ano na sa megaphone? Binulabog niya yung mga ano, parang isang compound doon kasi may nahuli. Sabi niya, minura niya eh. Minura. May mga bata din sa loob. Nag-megaphone. Hello, alam ko kung sino yung mga nagsasabu dyan. Kapong pakikising. Hindi nyo kinukuha yung ayuda. Hindi pinasok yung mga pagkain sa bahay. Hindi kinukuha yung ayuda. Hindi kinukuha yung ano, yung yung mga dilata. Papasok ako sa bawat unit at titingnan ko kung kakainin niyo yung pagkain. Foil lang yung kinuha, eh, no? Oh. Sabi ni Jello Pangs, shout out dito sa Italy, sir. Hoy, kumusta kayo dyan sa Italy? Kumusta na yung ano dyan?
Wala na kami balita dyan. Ingat kayo dyan, Jello. Sabi ni Wawi de Guzman. Oh, nagagalit na si Wawi dito. Eh, minsan nag-i-spam din naman yan si Kuya Wawi. Spam support. Ayan, iba naman ang spam niyan. Iba spam niyan ni Kuya Wawi. Basta ka pang spam niyan. Na, hindi, nag-i-spam din yan. Nag-i-spam si Place One din yan. Madalas. Spam ba yan? Ano ba yan? Place One. Nagbibenta ba yan? Nagbibenta? Hindi, nag-i-spam dito sa comment. Yung mga pas, dire-diretso ang comment. Basta ka kami maling, sabi ni Ventilador. Ayan, si Ventilador. Uy, si Duterte nagpapamura. Si Duterte nagpapamura sa atin. Ayoko. Ayoko. Wag. Don't go there, James. Don't go there. Mr. President, antayin muna namin. Antayin muna namin ng press con mo mamaya bago kami magmumura. Uy, sabi ni Rica Apps, wala na si Jamaican, iwalay na kami. Uy. Ay, ito, Rica Apps, magantay tayo ng isang linggo, tatawag yan, tapos papatawarin mo ulit, tapos kayo ulit. Oo. Ay, kakantaan ka lang ng wala. Isa ka rin marupo. Sanay na kami sa'yo, Rica. Marupo ka din eh. Oo. Marupo. Hindi mo talaga. Kinalitin. Follow-up natin minsan yan si Rica, no? Isa din to ano? Si Jelton eh, oh. Si parang ano, parang live telenovela, no? Yung inaano-ano niya natin yung kwento niya. Kumustahin natin siya, tapos oh, ano na nangyari? Kumbaga siya ang writer ng si buhay. Uy, tinan mo to si JRB. Isa rin to eh, oh. Rica Apps, lipat ka natin YouTube. Kami na mag-comfort sa'yo. Yan ang mga gusto nyo. Ang gagaling. Wag, Rica. Wag, Rica. Huwag kang magtitiwala sa taong walang profile picture. Masasabihan ka rin ng ayan o, oh, kuweba ka ba? Ayan ang sunod dyan eh. Wag kayong ganyan. Ayan na. Wag mo tasagutin yan. Wag ka magbabakit. Wala kayong panlaban dyan. Jamaican yung ex niyan. Uy, paulit na yung sinabi natin. Anak ng kamote to si Tech. Si Rica, oh. Oh, ulitin natin. Mas maikling version. Oh, yeah. Rica Apps. Okay. Ihanda mo na, ha? Top 5. Ay, top 5. Kasi may top 5 anime betrayal na po. Tayo na niyo, eh. Na ano ko, eh. Oh, yan. Ulitin namin, Rica Apps, para sa'yo, ha? Sa mga taga-cluster 5, Davao City. Mag-ingat po kayo kay Rica Apps. Hindi, joke. Huwag po kayo magbibigay ng mga information. Mag-ingat kayo kay Rica Apps. Gusto mo kasi ni Rica Apps mabanggit yung Cluster 5 at mabanggit yung pangalan niya. Okay, kay Rica. Dalawa naman ang requirement. Pero mag-ingat po kayo dyan at sana po ay lagi po. Mag-ingat po kayo dyan. Single po ngayon yan. Ayan, no. Mag-ingat po kayo sa lahat mo ng nakatira dyan sa Cluster 5. Lagi po kayo mag-iingat, social distancing, magugas ng kamay, mag-alcohol po kayo, iwag-wag nyo ang lamig. Napakasarap. Kaya stay lang, I stay at home lang. Ay, Rica Apps, sana naman na-record mo na, ha? Kundi, papaluin ka namin ng Jamaican, pati. Pati. Yung tumutunog pag nilapag sa lamesa, tumutunog. Pati. Ang haba na sa mega pating gumaganon yung nung tinanggal sa ano, sa pants, gumaganon, no? Parang hito. Ask natin mamaya si Ramon mamaya about sa Davao. Huwag ganon. Oy, ano ah, mga ano, All Pals, mahirap maghanap ng host. Ay, ng guest. Kaya ano natin yung magiging, mahalin natin yung mga nagiging guest natin. Oo. Huwag yung mga ganyan. Yung pwede sa atin kung, lang yan. Oo. Kung pwede naman nating siyempre tatansyahin natin pag maganda yung kami na mauuna dyan. Pero huwag nyo kami pangunahan. Mga inayo pa kayo. Bigyan natin ng ano yung ang tao ang magsasabi. Hindi, kasi malamang siguro na naisip nila yan dahil si yung nagpabati sa atin, taga Davao. Oo. Si Kay Garcia, pamura naman po kay Belisa Del Mundo Senko. Galing po kami sa pamilya niya sa Cavite.
May internet na rin naman na kayo, di ba? Pwede naman kayo mag-chat. Feeling ko si OK to. Nag-iba na siya ng pangalan. Ay, oo oh, nga. Baka nga. Hindi kaya? Kasi ano eh. Hindi, Facebook to ngayon eh. Gumagamit siya ng Facebook, feeling natin si OK. Kasi tinataguan niya si J. Cruz eh. Oo, sige, tingnan natin. Di baka... mo na, ano, laging inahanap ni J. Cruz dito sa comment eh, yung favorite friend. Shoutout nga pala sa mga, ano, sa taga Dumbaliches, James Mabitasan. Teka, lalag out lang ako sa company BPM. Yan. Pero ayan. At syempre, ano, pasalamatan din natin yung mga call pals natin at araw-araw nila tayong sinasamahan. Oy, ano tayo, James? Ibalita mo naman sa kanila ang ano, ano ba standing natin ngayon? Tayo po ay dahil kahapon ay pasalamatan natin yung ating pinakamamahal na Team Spotify dahil yes, sa kanila ay nagra-rank tayo sa Spotify. Spotify. Alam mo ba, eh, mamaya sige sabihin natin kung bakit tayo nagra-rank. At ito po ay syempre dahil binati po ito nila Doc Gia kagabi nung Tuesday po ay top 9 tayo dahil binati natin to kagabi, tayo po ay top 14 na. Oh yan. Thank you pa rin Team Spotify. Alam niyo ba kung bakit tayo oo naman, ako. Oo, top 9. Ito si Belisa talaga, dito pa sumagot. Dito pa sumagot, Kuya James, Kuya James, pamula daw po sa tatay ng pinsang kong si Kegan. Tayla, ano to? Networking ba to? Bakit pa iba-iba? Pasa-pasa kayo ng mga pinapabati. Kakilala ka daw po. Pastang panay. Si Kay Garcia. Ay, okay. Office mate ko yung tatay niya. Ano mo pala, nagagalit ka. Medyo matanda yan, baka headsay yan. Ano, James? Mr. Garcia, hello po. Hello po. Hello. Ay, balikan natin yung comment ni Kay Garcia. Baka naman, mabilis naman tayong umabante dun sa comment niya. I-post lang natin dito. Ng James, no? Parang CTO lang, ha? Si James, ha? Nasaan ba yung comment? Hindi ko na makita. City Hall lang ah. Galawang City Hall yan ah. Yung pag nasa window number 1, hindi pinapansin. Tapos nung sinabing, ano po ako, pinsan ni Mayok. Ay, hindi mo pala sinabi. Ay, nako. Ito naman, kay Garcia. Tansyo ka na sa kilising. Alam, pasok ka dito. Mainit yan. Aircon dito. Yan. Ay, usapang kotse. Alam mo si Ramon, mamaya pakwenta natin yung vlog niya. Mm-hmm. Kotse. Oo. Kasi alam ko nag-review yan ng ano eh, Tamaro FX eh. Pwede natin palang ano yan. Oo. Uy, teka lang ha. Ano nga ulit yung tinatanong mo nonong? Hindi, top 14. Oh, top 14 tayo. Kasunod lang natin si Mo Twister. Oh, hello Mo. Watch Mo. Out, Mo. Kamusta naman, Mo? Baka naman pwedeng mag-guest ka namin dito, Mo. Baka gusto mo lang na, ano, wag ka mag-upload ng mga, ano, mga 5 weeks. Mo, pagbigyan mo lang kami. Pagbigyan mo lang. Oo, kung gusto mo, manghingi ng tips para sa podcasting. Kapal na mukha ni James. Hindi, mag-enroll siya sa Podcast Network Asia. Galawang ideal. Oy, si Don Rep. Oh, walang galawan. Dapat kulang ng walang. Walang galawang ideal, guy. Oh, di gumagalaw to. Lalagi, tas walang gagawin. Walang ambag. Kaya, nako, ikaw dapat tinatanong ng mga DDS, ano bang ambag mo? Si Bernard yan eh. Si Bernard. Maglalagin si Bernard sa Zoom alam natin. Alam mo, picture lang. Party. Tapos di gagalaw. na ano na nga siya? Ano kasi, pinag-t-shirt. Oh, ano, umihina ba yung lakas niya pag nag-t-shirt siya? Para kasi, sa si Samsung. Oh, kasi syempre, hindi na sa relax nun eh. Meron nga tawag sa kanya, estatwahan with Bernard. Oh, para siyang ano, virtual background. Si
Sinabi ako sila kaporma kasi si Mario rin, hot take si Mario. Oo. Teka, mag-charge muna ako baka. Ay, 36 pa. Ayun na. Ito na ngayon si Tado. Pucho, yun o. Ayan o, kita mo, Drano Rem. Maya, matuto ka. Ayan, o, dito pa nagkabit. Swag. Uy, bukas. Ay, mamaya pala kay Papi Ramon. Kayo ay meron tayong, tutuloy natin yung asking for a friend. Kung meron kayong mga ano yan? Friend zone questions, tanong nyo na. Relationship problems, mga ganyan. Lahat tayo ay may ganyan. Kaya inaano natin, makisali yung mga cool pals natin mamaya. Mm-hmm. Tsaka ayusin nyo naman, puta. Mamaya may mga yung asking for a friend din ng iba, pa-under din eh. Oo, ayusin nyo, hindi patawa lang. Oo, ito ang problema. Kaya hindi namin pinag-alaman sa tongits. Kasi yung mga sa tongits eh. Kasi yung mga iba, kaya hindi namin binabasa kasi masyadong pilit. Pag pilit yung comedy nyo, eh, hindi dapat, ano, dapat may pinanggagalingan. O kaya may bahid ng katotohanan sa reality. Para, di ba, kailangan ang joke ay relatable. Kaya kailangan yung mga tanong nyo din. Eh, syempre, may bahid din ng reality, hindi yung mga, ano, gawa-gawang... Para pag sinagot, meron tayong baon. Oo. Para may natutunan. Kasi gusto nyo, may mga natututunan kayo dito sa mga podcast natin. Okay, di simula ngayon, pinramis namin sa sarili namin na meron na kayong matututunan. Alam mo, James, yung background mo, parang sa, ano, yung Reyna Elena. Ayos yun, buwan, ano, Ryan Rems, ha? Shout na, parang, yung... ano? Ayos. Sabi ni, ano, sabi ni TJ Oliver, umay ang puta, puro hugot. Ay, galit ka agad. Ano sabi? Ano sabi? Umay daw siya, puro hugot. Eh, magtatanong tayo. Diyan tayo mag-ano. Eh, di ba nga diyan nag... Diyan magsisimula ang comedy sa sakit. Oo. Saka hindi naman hugot yun. Iba naman yung hugot na sinasabi mo niya. Parang pang pick-up line lang eh. Pang ano lang. Kailangan, di ba lahat naman ng joke natin nagagaling sa atin, sa reality. Hindi kumagano ka, James. Hindi nanonood ako. Yung ano, yan yung nanliligaw kay ano eh, kay Bing. Inabol mo electric pan? Inabol mo electric pan? Ano? Naalala mo yun? Ano yun? Yung nagano, yung nanliligaw kay Bing sa Home Along the Realest the movie. Yung, gawa ganyan. Monkey, bia. Ay, yung bigotilyo? Yung bigotilyo? Isa sa mga sunog bagay yun, di ba? Hindi, ay iba. Para siyang ano, parang character actor. Iba pa? Oo. Iba pa. Minsan nag-aano yun, ngongo eh. Ngongong... Iba-iba karakter na no sa ano. Minsan yun ay nagsasabi ng ano. No? Minsan nagsasabi yan ng kasama yun sa harana minsan, di ba? ang ano, mahilig si ano si Mang Kevin sa gitara, no? Yun, nandito na si Papi Ramon Bautista. Yun! Hello! Yun, no? Magandang gabi. Yun! First time dito. Good evening. Magandang gabi sa inyo lahat. Oo nga. Nahihiya kasi kami magtanong sa iyo eh, kaya nakakuha lang kami ng tiyempo nung si Red na yung nakauna sa iyo. Ano ka ba? Idol ko kayo eh. Si Nonong B, matagal ko na kilala to eh. Huwag ko, naalala pa niya yung mga project namin nung bata pa kami. Sir, ano, Sir Monra, kumusta? You know, mga bata, wala pang bigote. Sir JB, ano na balita dyan? Lagi kita nakikita sa Katipunan. Eto, nasa Biskaya ako ngayon. Dito kami ng family ko nag-escape. Ah, ganun. Huli niya kita tayo sa tahiyan pa eh. Oo nga eh. Agawa ng pantalon. Sir Ryan Rems, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Boss Ramon. Ayos ah. Saya mo, Ray.
Woo! Nakamaruya ulit ha. Alam mo, ngayon lang nagsuklay yan ng buhok. Come on, ngayon lang nagsuklay ng buhok yan. Dahil ikaw ang case namin, ngayon lang nagkais ng buhok yan. Ganda nga, may wind effect pa eh, oh. Oo nga. Uy, parang, Ramon. Parang ang model ng... Kala ko si Direct Ball eh. May nagpapabati sa iyo dito si Ian Palisa daw. Pwede daw bang pabati si Ian Palisa? Kaibigan ko yan, si Ian Palisa. Oo. Sir Ian, kamusta ka na? Ang poster na inabot ko sa iyo, sana buhay pa. Ayan, yeah. Tsaka sa ate mo. Hello. Ian. Hello, Ian. Kaibigan natin hello, yan. Hello, Ian. Sige, mamaya yan. Bumabati na rin yung mga cool pals dito sa comments. Tingnan mo. Oh. Hi, sa Michelle comment. Palisa. Pati so, si Michelle Palisa ang pinag-aaral. Huwag yun lang din. Minsan, pasensya ka na. Dito, pagbabae lang talaga eh. Mga tarantado itong mga ano eh. Mga tarantado itong mga... Naka-lockdown kasi yung mga pantalan ng mga yan. Parang ano eh, no? Parang mga buhayang naghihintay sa ano, karne. Nakanganga lang. Nakangangalang. Sige, mamaya mamaya ipunin niyo yung mga tanong niyo kay Ramon at tayo i-entertain natin yung mga tanong niyo. Pwede na natin upisahan. Yan, oh, may mga nagpapamura nga dyan eh. Ibi-briefing ko. Welcome! Oo, hindi pa natin sa amin. Hindi natin sabi kay Ramon kung ano mangyayari. Come on, pag-itipok na namin to, wala kami alam. Sorry, nasabihin ko, welcome. Sabihin ko, Tuda, tapos si... Open yan ang sinabi kong pag-isala ng book difference eh. Hindi, gato, Ramon, sasabihin mo, episode 84. Yan. Si Rems... Si Rems, oh, pero, sabay na kami sa Cool Pals. Okay. Yan, sige. Okay, sige. Oh. Sige. Hindi pa. So, ako, welcome. Si James Tuda. Si Nonong si Rems, Cool Pals. Tapos Cool Pals. Si Ramon, episode 84. Sige. Okay, okay. Okay, sige. Game ulit, Direct Ball. Sige. May Direct Ball. Welcome to the Cool Pals. Cool Pals. Episode 84. Yeah. Yeah. Sino po yung show natin? Bawal magkita dito ah. Dapat listo ah. Eh, alam mo kaya namin ginawa yun, Ramon, dahil never kami nagkakasabay kahit na magkakasama kami sa studio na sinasabi namin yung welcome to the Cool Pals. Kaya tigi isang words na lang kami ngayon sa welcome. Pero sa mga nakikinig po ngayon dito sa Team Spotify na makikinig po sa kinabukasan, sa mga nagtataka kung sino ang nagsabi ng episode 84, ayan po ay walang iba kundi ang tinaguriang internet action star na si Ramon Bautista! Good evening sa inyo, lalo na sa mga naka-Spotify. Ayan, tingnan mo, mahal na mahal din ni Sir Moto yung Team Spotify. Oh, kamusta naman Ramon at nandiyan ka ba sa bahay mo ngayon? Eto, nagkaka-lockdown sa awa ng Diyos, hindi naman na nagbabadya ng pagka third world ng wifi ko at malinaw naman yata ang reception ko sa inyo. Ano to mga ito? Ang sabi na pamura, ano yung mga pamura? Pwede magmurahan dito? Oo, yan ang bati. Oh, pwede. Yan ang bati. Ganun yung shoutout nila dito eh. Ayun. Ang ano nila, ang batian namin portion nito, 8:30 to 9, tapos 9 p.m. yung episode. Tapos ang nangyayari, nagpapamura sila o nagpapasaksak. Pag pamura, mumurahin mo sila kung gaano sila, tingnan, sino mga gusto magpamura dito? Sampulan mo nga, Ramon. Pwede ka ba magmura? Pwede. Ano yung malutong o yung masakit na salita o yung pakit lang na mura?
Siyempre, yung base malutong. Yan, oh. Umpisahan natin sa malutong. Tingnan mo, base sa itsura. Kapag lutong-lutong na itsura ito si Francis Cahilig, oh, go muna. Si Francis Cahilig, kamukha ni Jun Sabay ito na kulang na sa paligo. Eh. Francis Cahilig, ligo-ligo rin. Kahit hindi mo lang lumalabas ng bangay. Ang ina ka. Tama ba? Sorry, sorry na. Okay. Sabila. Lutusan lang ako niyan. Buwang solid na solid yung pamura mo, ha? Kinikilig yan, kinikilig na si Kayo. Kinikilig yan, oh. Ito, pagbigyan pa natin ng isa, Ramon, no? Yan, si John pamura Robert. Pamura pa, Pino, ang dami. John Robert, uy, putya, kasama mo yung baby mo. Hindi ko alam, eh. Na-imagine ko, eh. Baka ma-bad words. Bulo ko lang ito. Kain mo, tol. Malamig ng anak mo, eh. Minsan kasi pag ayaw nila ng pamura, may nagpapasaksak na ganyan, kaya sinasaksak pa lang. Puta, iba na yung pansaksak mo, James, ha? Kaya ako sa kitchen ngayon, eh. Kaya ito muna. Kaya ko ng kwet yung mga yan, para yung mga nasa Team Spotify, etsepuera sila lahat, eh, no? Pwede kaya? Hindi. Okay na, may mga YouTube. Matutuwa dito, galing Team Spotify. Murahin mo na lang din yung buong Team Spotify. Team Spotify, babagal ng internet nyo. Pa-Team Spotify, Team Spotify pa kayo. Hindi kaya niyang internet nyo mag-video. Na nyo. Sorry guys. May kakaibang mura si Nonong, eh. Nonong, pasadaan mo nga nung murang may ano, may konting lambing. Sino ba yung nagpapamura pa dyan? Yung, sa mga Team Spotify, putang ina nyo. Walang pambili ng gamot ang nanay mo, di ba? Sumayo kayo. Kutsarain mo nga, Nonong B. Gamitin mo yung kutsara malaki sa likod ko. Hindi, may iba. May iba kasi yung oras ng kain sa Pilipinas pag tinanggal. Magiging 7:30. Ano ito, yung mga sagrado. Sagrado to eh, kasi katabi ni Lord. Eh, no. Si Lord, nagahapunan si Lord eh. Tinanggal ko, nagahapunan kami ng 8:30. Ayan, Ramon, ito ay tuwing Thursday kasi ang ginagawa namin ay meron kaming edition na Comikero Nights dahil everyday itong Cool Pals eh. Kailangan iba-iba ang na ibigay namin para sa mga viewers namin at mga listeners. Kasi dito sa Comikero Nights nag-guest kami ng mga iba't ibang comedian kasi nang nauna si Eric Nicolas para sa mga comedy bars. Tapos sino pa? Basta iba-iba. Ngayon, ito naman papasukin natin ng mundo ng internet na parang feeling ko kayo ikaw ang nagsimula eh. Parang yung grupo ninyo nila R.A. Rivera ang nagsimula nung gantong trend dito sa Pilipinas eh. Yung wala pang viral kayo na yung unang nagpa-viral eh. Hindi naman Sir James. Unang-una, salamat na-invite ako. Lagi kong inispatan itong video. Ano ba to? Video feed ninyo, ganyan. Well, di naman. Nagkataon lang siguro nung bandang ano, nauso yung YouTube. May mga bala kaming video. So, nauna kami sa mga pag-upload. Eh, ngayon naman, ngayon lang nauuso yung ano eh, mga paggawa ng video. Eh, dati college pa, gumagawa na kami ng mga video. Kasi siyempre, school, na Diyos sa pilitan, yung mga iba gumagawa ng mga project, kami, ang project namin, video eh, gano'n. So, may una factor talaga kami doon. Ano ba yung unang-unang video na in-upload nyo? Actually, hindi kami yung nag-upload. May nakakuha ng mga video namin kasi mabilis yung internet namin pero hindi kasi yung bilis na makakapanood ka ng swabe ng YouTube. Mga pa MP3 pa lang noon eh. Siyempre, di ba mga ano? Pacific Internet, yung mga ganon, yung mga ISP Bonanza pa yung uso sa amin noon eh. Pag nag-upload ka ng video, ubos talaga pera mo noon. Eh, siguro may nakakuha nung demo reel ni R.A. Rivera na nandun lahat ng mga video. Yung Dan Michael, Master Magician, yung documentary na Espanya, tapos isa, Astro na music video yon, yung tatlong yun siguro, in-upload niya isa-isa yon. Kaya yun. May nanood naman, sa awa ng Diyos. Ay, GB, may tanong ka ba? Nagtaas ka ba ng kamay, GB? Kasi meron akong... Hindi naman. Natamaan lang yung camera. Oy, naayos yung internet ko eh. Kasi kasama ako sa Team Spotify na tinamaan doon sa sinabi ni Ramon eh. Sorry, sir. Ano lang.
Pero di ba ang ako yung may na internet dito eh. Ang pinagsimulan mo ba, Ramon, Strange Brew? Oh, bali, bago pa 'yon, meron kami mga ano, short film na sa ngalan ng art ginawa namin. Wala namang nanood. So yung Strange Brew, yun yung medyo may mga nakita. Kaya yun yung tumatak siguro, ganun. Kaya siguro yun na rin. So si R.E. Rivera may pakanaan lahat niya. Ano ko lang, nung yung electric fan mo medyo tumatama. Yan, ayusin niya. Ayan. Pasensya ka na, Ramon. May mga technical difficulties tayo dito. Ako, mahingay din minsan. Pero, tanong ko kay Sir Ramon kasi antal dito kumbaga na paano ka nahilig sa comedy noon? Noong bata ka ba mahilig ka manood o ikaw yung nangungulit sa inyo mga ganun? Hindi, di ako nagsasalita nung bata ko eh. Kutsa, ang mga nakakatawa lang talaga sila, Tado, sila sa Bayton, ganun. Yun lang, by association siguro, kakadikit ko sa mga yon. Inisip na nila comedy ako, ganyan. Basta, dala lang ng peer pressure eh, kasi syempre si R.A. Rivera nakakatawa yung mga gawa niya. Yun nga, nakwento ko na maraming beses na to, como low budget yung mga production niya, ako yung nilalagay na, na parang ta-artics dun sa mga video niya. Bilang nadali ng peer pressure, sumama na ako, ganun. So, yun. Pero yun, di ba yung ang usually ang character mo, mga sablay na sablay na tao. Ano to? Ganto ka ba talaga sa totoong buhay? O ano ka? Kahit anong subukan ko, lahat. Kapalpak-palpak ako eh. Buti na lang, napagkakitaan ko tong kapalpakan ko eh. Parang wala. O yun eh. Ganda kayo lahat magkakasama eh. Pakay-pakayo tayo eh. Kasi nakikita ko, di ako marunong sumayaw, di ako marunong kumanta, wala akong katalent-talent talaga, di ako marunong. Ayusin ko tong electric pa namin, lalong masisira to, makukuryente pa ako eh. So, ayun, siguro, nung yun nga, nagkaroon kami ng show eh, yung MTV, ni R.A. Rivera, yung The Ramon Bautista Show. Tinuturuan ako mag-gitara, Diego Castillo, napakagaling na gitarista, anak ng Teteng. Alam mo yung DAGA, yung pinakasimple. Yung mga, di ba yung mga intro voice? Panood ko yan, ganda. Oo, simple lang to, DAGA, line to heaven. Line to heaven. Basta yung chord simple lang. Puta, ang hirap pala. Ang hayop na yan. Kailangan yung kamay mo, nakapag contortionist eh. Iba-iba yung talent ng musician eh. Yung talaga wala ako. So, ayun, nung nakita ni R.A. Rivera, parang natatawa siya sa akin. So, ako, parang kapansanan sa akin yun eh, yung palpak na ganun. Tinatry ko talaga. Pero sa kanya nakakatawa natuwa naman siya. So nilagay niya sa video. Ah, ito yun oh. Ito. Galing mo, nag-research ka pa. may director kami dito, si Direk Bal. Si Direk Bal, mabilis yan eh. Anip ka Direk Bal ah. Anong technology to? Si Speedy Bal yan eh, si Speedy Bal. Anong yan? Anong program to? StreamYard. StreamYard na may bayad ba to o yung normal lang? StreamYard na may bayad. Pero kahit sa walang bayad, pwede mo rin gawin yan eh. Yan. Eto ba, na-try mo nang gumawa ng ganito, ng podcast? Kasi na-try ko maglalive dun sa Facebook ko. Kasi yung mga pumapalaw sa akin, mga mahilig sa kotse yun eh. So medyo kotse related. Yun nga eh, hindi na yun, parang hindi na comedy. Siguro parang yung pagka-comment ako sa mga kotse ng may kotse, siguro natatawa sila doon sa mga pinagsasabi ko. Ako, nagpapakaseryoso naman ako. So, siguro, ganun na lang talaga. Parang, hindi man, ako, parang sa akin, hindi naman nakakatawa, pero siguro, hindi man natatawa. Hindi, diba? Kasi parang, parang mo na yung image mo eh. Na-establish mo na yung image mo na parang kahit anong sabihin mo, yun na yung character mo eh. Parang sa stand-up comedian siguro eh. Pag hinahanap yung punchline, no? Pag na-establish mo na kung ano yung character mo, yung image mo, yun na yung hahanap-hanapin nila sa'yo. No. Siguro, ganun. Di ba parang pag, alam mo, rinerequestas, pumasok sa frame, ganun. Nasabi, expect mo na eh, naka-mindset na puta, may sasabihin nakakatawa to, kaya magagawing nakakatawa to. Kahit na sobrang
corny na, sobrang liit nung katatawan ng gawin. Puta, laugh out loud ka na eh, na? Makapaganong ka eh. Pero mahilig ka sa comedy. Hilig ako sa comedy. Talagang ano. Eh, syempre sa lungkot ng buhay ngayon, kailangan nating ano eh, maghanap ng mga nakakatawang bagay eh, di ba? Di ba pagka ano, may misa, yung mga pare, pag nag-joke, kahit simple, nakakatawa na. Oo, ayun nga yung lagi na yung pinag-uusapan eh, na parang pag tinatanong kami mga komedyante kung kailan kami nag-start, ano yung pinakauna naming vision ng isang komedyante. Ang lagi pumapasok, isa sa mga lagi pumapasok sa utak namin ay yung mga pare na pag nagsisermon and laging nahuhook ka, parang gusto mo rin mag-sermon na napapatawa mo yung mga tao, di ba? Tsaka po, pag hindi ka tumawa sa kanila, parang masusunog ka sa impyerno eh, no? Sabi, tanga na ba, padre? Hindi ka masusubuan ng ostya. Lalagmasan ka. Dadir, pabura naman. Pero yung mga habit, di ba? Bawal umalis. Oh. Parang pag hindi ka masusunog ka sa impyerno. Meron kayang gano'n, nag-joke na pare, tapos may tatlong umalis. After mag-joke ng pare. Na-offend. Tawag si father, ha? Muslim ako, ha? Gago. Don't go there. Yung ginagawa niya si Van. Parang, tinitingnan lang niya, nagsasurvey lang siya kung ano ba mas magandang religion. Pero, ano, di ba, nagtuturo ka pa rin ba ngayon, Ramon? Ngayon, hindi rin makapagturo dahil kahit yung distance education, yung ano, online learning, online classes, canceled din eh. So, ewan ko lang kung ano, anong kahihinat na neto dahil sa COVID. So, wala muna klase ngayon. Saka parang kailangan yata ipasa yung mga estudyante. Kaya ano. hindi ba na-apekto anong mga ginagawa mo sa mga shows mo? Yung pagtuturo sa school? Sa tingin ko, marami nag-e-enroll sa akin dahil tingin nila magiging stand-up comedy show yung mga klase ko. Pero puta, marirealize lang nila puta first day, boring pala nitong hayop na to. Ganon, so arang ano. Seryoso pala. Sir Ramon, Ano ba tinuturo mo, Ramon? Ano sir, film history, ganyan, Philippine cinema, yan. Ngayon ha, yan yung mga tinuturo ko. Pero dati, editing, animation, mga ganon, mga technical na course. Nagbabagsak ka? Oo naman. Talaga pagka bobo, tsaka di nagpapasok, tsaka di nagpapasa ng mga project, talaga ibabagsak mo yun. Kaya... Pero sa tingin ko, stricto ako. Tanatanong ni Sir Nonong. Palagay ko, ano lang. Fair lang. Ganun. Sakto lang. Hindi naman yung tipong sasadyain mo maging, ano, oops na sobrang stricto. Ganun. No, tanong ko ulit. Meron ng tanong kasi, kuwari, nag-exam siya, tapos one point na lang, hindi siya, papasa na siya, kaso mabait siya, pinasa mo, may ganun. O meron, siyempre. Yung mga ganon. Pero pag coops, that's one point. Mabait nga sa UP eh, kasi ano, pagka pabagsak na, kailangan mo siyang warningan na, uy, pare, pabagsak na. Gumagawa ka na ng, ano, ng special project, pampataas ng grade. Wala sa requirement, ha? Kailangan lang niya hatakin. So ngayon, mag-iimbento ka ngayon ng kailangan mo ipagawa sa kanya. So, problema mo pa bigla. Kasi reklamador yung mga yan eh. Kapag bigla mo siningko, gano'n, o kaya hindi ka pabang kayo. Magrarali ba? Hindi na magrarali. O, yun yan. Siguro. We don't go there. Don't go there. Eh, so naman, alam naman nila yon na ano, mahilig sila mag-rally. Pero pagka hindi mo mababa, magre-reklamo yan, magtatanong, sinasabi, running for honor sila, ganun. So kailangan mo i-justify, gagawa ka ng parang yung ano, resibo na ito ka kasi, hindi ka nagpapasok. Itong project mo, napakapangit. Gawin pa itong presentation mo, yun, ganun, isa-isahin mo. Eto Ramon, pag yung
di ba, sabi mo hindi naman naapektuhan yung pagtuturo mo dahil doon sa mga shows mo. Parang napapansin ko sa mga shows mo, parang wala ka na, hindi ito yung mga typical mainstream comedy na ginagawa dito sa Pilipinas. Tumanggap ka na ba ng role na binabatukan ka? Parang hindi. Ano yun? Wala pa naman nag-offer, pero pag may nag-offer, hindi ako rin. wala naman eh. Pero hindi ka pa, wala pa nag-offer na... Kasi, yung ano, yung halimbawa, yung nagkakabatukan. Kasi parang ano yun, na mainstream na mundo yun. Eh, palagay ko yung dating ako naman, hindi naman pang mainstream. Pero dati, eto, sinadya akong ano, sinadya akong magpasampal. Kasi yung guest namin sa Strange Brew, si Bella Flores. Isang malaking karangalan ng masampal ni Bella Flores, di ba? Oo. Ganap na artista na ako nito pag ako sinampal nito. Isa, twice na nangyari. So, isang Strange Brew tsaka isang music video ng Sugar Free, kung di ako nagkakamali. Eh, ano pa yun, ha? Muntik i-edit out. Ako, si RA, tsaka si Tado. Pumila kami talaga. Tapos, Ma'am Bella, isa nga. Binigay talaga namin yung mukha namin. Kasi di ba? Ano to? Naka-roll ba to o ala lang? Break lang. Naka-roll pero hindi kasama sa video. Ang sumama sa video yung hinampas kami ng ano yung pamaypay, yung abaniko niya. Nagbabatukan kami doon no, nasa ano kami, nasa bubong ng bahay ganoon. Hay! Ganun, parang di ba? Hay! Wag ganun magsigaw 'yon. So yun, isang malaking karangalan, Dear Kuya, na sugar free. Panoorin nyo lang. Ito, may mga nagsasabi nga dito. Okay naman. Okay naman. Todo ba? Yung tunay na sampal todo? Todo niya, oh. Parang ano eh, wala siyang switch na ano eh. Tapos may ano pa yun ha, may masasakit na salitang bibitawan. Pagkasampal na natin, maluto na talak yun. So, ramdam mo talaga na ano ka, hampas lupa ka, ganun, pagka nagpinawa sa'yo. Ina, ano, karangalan yan. Ano sabihin mo, no? Hindi, kasi kanina, na-curious lang ako, kasi sabi ni Sir Ramon, mahilig siya mag-comment sa mga sasakyan. Paano ka ba nahilig sa mga sasakyan? Ayun, ano yun, dati pa yun eh. So, ba? Siguro yung kotse ko kasi sira ng sira eh. Tapos parang pinag-aaralan ko kung paano gumagana, gano'n. So yun, nahilig na ako ng nahilig. Tapos matagal na panahon, hindi ko sinasabi na mahilig ako sa ganyan. Kasi parang hindi bagay sa mukha ko na maging ano eh, enthusiast sa ganyan. Ayan, mga ganyan. Ano? Ayan, no. Sabi sa'yo, so, magaling to si Direk Mali. Yan. So meron akong sa YouTube. Yun yung pinagagawa ko yun, natigil lang dahil sa hayop na coronavirus na to. Kung hindi lang dahil dyan, every week ako naglalabas ng mga ganyang video. Kaya, shout out dun sa mga nanonood niyang mga video-video kong yan. Ano ba? Kasi alam ko parang may kinikwento kayo ni Tado noon na parang tungkol sa Beatle. Oh. Tapos, ano, parang ang gagawin nyo ay parang ibabiyahin nyo siya. Oo. Na ano ba yon? Kumusta yun? Parang na... Natuloy ba yun o... Hindi. Namatay shit. So, oo, sayang. Kasi maganda yun eh. Maganda yung kwento. Ano yung maganda yung parang gusto nyong gawin nun eh. Na parang detail yung gagawin. Natuloy. Ibibidyo sana namin na, alabawa, sabi mo, kasi ano eh, meron akong ano noon, sponsor na... Beatles enthusiast siya eh, di ba? Mahilig siya sa Beatles. Tapos sikat yung Beatles niya kasi kanya yon. So, meron akong Petro, ano yun? Petro product. Ano ba tawag sa mga gasolina? Yon, yung mga gasolina product na sponsor. Tapos parang sabi niya, pasok mo dito yan. Eh, kinakausap ko na. Umokay na. Tapos akalain mo, yung nangyari sa kanya. So, yon, hindi natuloy. Sayang. Sayang nga yun. Kakatawa pa naman.
Ano yun, nakaplano na? Yun yung pagkasitado naman, parang ano eh, walang plano-plano eh, may general idea lang. Tapos, on the fly, nagkakaroon ng magagandang bagay na nangyayari na nakakatawa. Kasi, yun nga, si Tado, parang kayo yun eh, parang ano, may gift na pag nilagay sa isang sitwasyon, may biglang mga nakakatawang bagay na nangyayari. Yun. Basta ako, pag pinapanood ko siya, parang yung nagagawa yun, parang meron siyang magic na, ano, parang freestyle rapper na bigla siyang may masasabing nakakatawa, may gagawin siyang nakakatawa. Tapos, ayun, kailangan mo lang magaling ka mag-edit kasi sa dami ng mga gagawin niya, kailangan mong ma-shoot lahat at malagay sa video lahat at malagay sa konteksto. So, tulad ng libro niya, nakita niyo yung libro niya? Gulo ng libro niya. Diba yung libro niya? Yung una, tapos yung ano, parang self-title, tapos yung parang mga eulogy-eulogy niya. Napakagulo noon, nakita ko yung parang ano noon, yung draft noon, yung mga editor lang nung Sycom, ginalingan talaga para mabuo yun. Sabi ko, Tado, simulat mo talaga to. Ang gulo, tol. Wala ko pero yung ano, mabuo na, punta nakakatawa kasi kailangan lang talagang naintindihan mo kung paano tumakbo yung isip niya kapag sinasabi niya. Kasi pag tinranslate sa sulat, parang ang layo eh. Kaya ganun. Yan, bio-eulogy. Collection niya ng mga ano, eulogy niya. Sa kalahin mo na deads. Parang nakikita niya. Kasi ano yan eh, takot siyang ma-deads. Hindi pumupunta sa mga lamay yan. Akala ko dati, ako yung takot sa deads kasi hindi ako sumisilip dun sa, di ba may, ano, sa kataol. Hindi ako sumisilip eh. Siya, hindi talaga pumupunta sa lamay yan. So, siguro, hinaharap niya yung mga fears niya. Tumulat siya ng mga technology na ganyan. So, yun. Ayun, no? Parang kamukha ni Rem si Tado, eh. Oh. Nagsalamin. Oh, speaking of libro, meron akong libro niya ni Ryan Rems. May ano, kita mo, may ano, dito may bulaklak pa, eh. Tingnan mo. May bulaklak pa ng patay doon sa likod, eh. Oo, oh. Tsaka, di ba, ano siya, bago siya sumakay doon sa bus, nag-joke siya na parang about mamamatay? Parang nga, ewan ko, nagkataon lang yun. Pero ano, parang ano, creepy yung pagkakaano eh. Yan yeah, o, tulad niyan, gumawa ng libro tungkol sa eulogy niya. Tapos, ayun. Ano to, naging friend nyo ba ito sa grupo ninyo na gumawa ng libro? Kasi ikaw gumawa ka rin ng libro, diba? Oh, actually, pasimuno niyan si, ano eh, si Master Stanley Chi. Si Stanley Chi, gumawa siya ng, di ba nakakaano na yun eh. Nakakaliman libro na yata yun ng panahon na yun. Sumunod si Tado. Nung si Tado gumawa ng libro, sabi sa akin, try mo. Enjoy ka. So, yun. Eh, gumawa nga ako. Parang masaya naman. Ako, naka apat na libro. Si Tado, alam ko, naka tatlo yan or dalawa eh. Ganun. So, si Stanley pero, talaga, pasimuno niyan. Ang pinakapumatok mo, di ba, yung bakit hindi ka crush ng crush mo? Oh, naging pelikula pa yun, eh. Naging pelikula pa yun, oo. Oh. Eh, trip-trip lang din yun, eh. Kasi, yun lang, parang ano lang, mayabang lang na may libro ka, ganun. Oo. Oh. Kamusta bigayan doon, nung naging pelikula? Wala, maliit lang, anak ng tete. Pero, malakas makasikat, tol. Alam mo naman, eto si ABS-CBN, pagka dinikit ang kanyan, yung appeal mo parang ano eh. Parang 10 times eh. Pumunta ka sa mga palengke, yan yung naaalala eh. Sa dami ng mga pinaggagawa ko ibang bagay, yan yung maliit na role ko dun sa ano, bakit hindi ka crush. Kayong tatlo, alam nyo yan. Di ba? Oo. Ang dami nyo nang ginagawa sa buhay nyo, pagka yung mga ispatang kayo sa ano sa ABS. Yun yung mga tatatak eh, di ba? Paano yun ito si Nuno? Yung ano, paano yan? Paano mo na naisip na yan ang gagawing libro? Well, ano ba? Sawi ka ba? Nung ano kasi, diba, meron Form Spring dati, para siyang ask.fm. Yun yung mga 2009, 2010, sagot ako ng sagot, ginagawa akong parang video game, ganun. Ang daming tanong. Sagot. Eh, akalain mo, sa dinami-dami ng mga sagot kong yun, may mabubuo akong libro tungkol doon,
pag-ibig, di ba? Basta sa mga panahon na yun, patok na patok, basta tukol sa pag-ibig. Eh. Gustong-gusto nga nila, no? Yung mga hugot, ganyan. Oo, ano pa yun, ha? Di ba, hindi pa siya yung peak ng mga hugot-hugot. Ito pa yung nagsisimula pa lang. So, ayun, okay naman. Ayun, no? Ang dami nagtatanong. Ang dami ito, dito nagtatanong. Tignan mo nga, sige nga, baka nga, ano, tignan mo nga yung mga nagtatanong na mga cool pals. Hindi, kasi ito, may tinanong dito, pero ito related na ito sa napag-usapan natin kanina. Hindi ba sapat ang kita bilang guro kaysa bilang artista or figure online, vice versa? Palagay ko, hindi naman yung ano eh, hindi naman tukol sa kita eh. Yung kita, oh, sige, oh, maliit talaga yung guro. Pero, kumbaga, yung mga pagkakataon, tapos yung peer pressure na, parang ano, kasi ako, mahihain ako to, sobra eh. Parang, yung mga ibang tao na parang, gago, hihindian mo yan. Isang magandang pagkakataon yan. Eh ako, masaya na ako sa ano eh. Mga ano, mga barya-barya na kinikita ng teacher eh, di ba? Eh, hindi naman ako maluho. Kumakain ako ng mga ano, inapa, ganun. So, pagka ano, nung sinabi, oh, lalabas ka sa ano, sa bakit hindi ka crush ng crush mo, sabi ni Eric Mati. Meron ka dyan role. Instead of 3 days lang ang shoot, gagawing 10 days. Sabi ko, grabe naman, gusto ko lang makita yung pagmumukha ko sa ano, sa sinihan. Tapos matatawa ako. Laki-laki ng mga ganun. Patuwa lang ako tsaka yung mga tropa ko na alam mo, di ba nakakatawa, lumalabas ka sa sine, parang gago lang. Eh, ayun. So, nung ilabas ako doon, napa-oo na lang ako. Tsaka, eto, may ka, ano? For fun. Oh, dati ano? Ay, oo nga, no? Nasa ano ko pa pala, oh? Nasa poster ka pa. Eto, usapang eto. Crush, may nagtatanong dito si Agatha. Si Agatha, Sir Ramon. Hernandez, ayan. Tungkol sa crush tsaka pagtuturo, ayun. Nagka-crush ka na ba sa estudyante mo? Puta. parang ang hirap itanong yan, nagtuturo pa rin si Ramon. Hindi, vice, ano na lang, balik ta rin. May nagka-crush na ba sa kanya? Parang ano kasi, tingin ko sa kanila, parang mga class card na lang naglalakad eh. Ganun eh. Oh, yan. Yan, nagka-crush sa akin, hindi ko alam. Kala ko nga rin, talaga, no? Akin eh, kasi syempre, di ba, sa mga pelikula may mga ganun eh. Di pala totoo. Yung pagmumukha ko lang talaga. Sasabihin niya sa'yo, ang taas ng grade ko pero parang gusto ko ng special project, sir. Di ba, pagbigyan mo na ng mataas na grade, wala na yun. Kalimutan niya ba? Yung pinag-aaral ng system, di ba? Magbobot. Oh. Pero ito, yung ano ba yung bakit hindi ka crush ng crush mo? Ito ba yung ano, ito ba yung project mo na tumawid ka sa mainstream? Mainstream. Hindi ko masabi ko ano yung mainstream eh kasi 'di ba yung tumawid sa siguro. Oh, kasi hindi ko na malaman kasi kung ano yung mainstream sa hindi mainstream eh. Yung mga dati, mga sa gigilid na mga pinagagawa. So underground. Oo, oh, MTV. Dati NU, ang TV, ganyan. Underground yan, siyempre. Rock and roll. Tapos, nagkaroon ako ng mga show dito sa Studio 23. Sabi ko, puta, iba na, big league na ako. Studio 23, pare. Andyan ng ano, wasap, ganon. Diba? Cool yan eh. Cool yan. May tanong ata si Renzo. Anong tanong mo, Rems? Naalala ko lang, nung di pa ako lumalabas sa TV, tapos nag-gig ako sa BGC. Nanonood si Ramon. Tapos, ang konti lang ng tumatawa nun. Sabi ni Ramon sa akin, huwag kang mag-alala, deep inside, natatawa yung mga yan. Ang ganda ng motivation ni Ramon nun. May mga pa-virgin eh, na parang ano eh, hindi natatawa eh. Di ba parang, kasi halimbawa, sa klase ko, tinatry ko din maging funny-funny para tumatak naman sa kanila yung mga pinagsasabi ko. Sabi ko, alam nyo, tumawa na kayo. Baka pag nasa jeep na kayo, doon pa kayo matawa. Nakakahiya. Bigla sila bumungis-ngis. Saka, yung sinabi niya, no? Sabi sa akin, si Sabayton, sabi niya, Mon, bumanat ka ng joke na corny.
para daw yung kung yung crush mo, sinabihan mo ng corny na joke. Bago siya matulog, iisipin ka niyan. Sabi, bago matulog, isipin, tanginura mo niyan ng corny talaga. Sihihihi, gagalon. So, ikaw may input na bago matulog. Susulat ko. Teka, susulat ko yan. Oh, try mo. Ayan, ba yung mga cool pals din, nakakuha na ng ano, tip ha? Baka ito, mga... Kasi may mga nagliligawan dito sa comments eh. Oo. Ayan, kasi may ginagawa nilang ano to, MIRC itong chat box na kami eh. Nanguhok sa ano eh. Oo, sabi nito, paano nag-start yung Tales from the Friend Zone? The Friend Zone ka na ba, Papi Ramon? Ay naman, syempre. Ano tayo dyan? Suki tayo dyan. Pati yung bakit hindi ka crush ng crush mo, ano rin yun eh. Base din sa ano yun eh, mga karanasan ko na dapat di tayo nagugustuhan ng mga trip natin tapos sa mga may gusto sa atin, yung mga ayaw na ayaw natin. So yan, mga friend zone. Yan, kami dalawa ni RA, ano dyan, mga laging parokyano ng mga nagaganyan kami. Yeah. Ay, pero pwede ba tayo magtanong, mag-kuha tayo ng, may segment kasi kami dito na kahapon lang namin ginawa, yung asking for a friend. Baka pwede natin magtanong yung mga cool pals natin na about sa pagiging friend. Yan, tingnan natin. Oo, para yan, dito natin gawin yung Tales from the Friend Zone mo. Oo, sige, ayos yan. Pero may mga tanong pa dito sa ano ba eh. Ginagawa kong Cool Pals, bukod sa 82 episodes, yung number one, so mga 82 days ago o daily na ba to dati pa? Hindi, dati kasi ano, ang pinakauna talagang episode namin ng May 10. May 10, tapos once a week lang kami dati, tapos itong January, ginawa namin twice a week. Tapos nung nagsimula na yung quarantine, ginawa na namin everyday. Yun. Gandang malaking bagay yan. Maraming na ano, nagkakatopak-topak na dahil sa quarantine na to eh. Wala ba kayong balak buhayin yung ano, yung Brew Rats sa podcast version naman? Well, ano eh, hindi ko alam eh. Kasi nagkaroon kami ng show, di ba, dati? Brew Rats sa ano, 99.5 RT. Siguro sa... Unang-una, syempre, wala na si Tado. Pangalawa, pakiramdam namin sa apat na taon na yun, napag-usapan na namin lahat ng pwedeng pag-usapan. Kasi kami nag-uulit ng mga topic-topic doon. Parang pag pinag-usapan na na deja vu tong araw na to. Hindi, pag-usapan na natin to last year, gano'n. So, parang ganun siguro. Pero, yung schedule din, tapos yung katamaran, yung energy level, di naman pantay-pantay minsan. Bawa, eto, alas 9, hindi naman lahat buhay na buhay, tapos nasa mood maging, ano, magpatawa, o kaya, talagang wala talaga sa mood na parang, baka nakaganon lang sa isang oras yun. Hindi mo naman mapipilit, kaya, mas maganda siguro kung ano, spontaneous, biglang bo-broadcast na parang, o tara, ano tayo, mag-live tayo, ganyan. So, mahuhuli mo na may konting awkward, tapos may konting gulat, ganyan. Oo, sa totoo lang, mahirap din talaga yan. Kasi di ba ano kayo, Monday to Thursday? Monday to Thursday, oo. Tapos, 9 to 12 yata yun, di ba? Oo, 9 to 12, gabing-gabi, oo. Siyempre, ano, ayaw ko kung... Music pa sa gitna? Meron. Meron naman. Pero mas maraming usap kasi syempre may instructions na dun sa mga bossing na bawas-bawasan nyo yung music. Hindi kayo mga taon DJ. Magkwentuhan kayo. So parang ganun. May mga nag-ano dito eh. Yung kontrabando daw, babalik daw ba? Parang gusto ng mga Cool Pals na magka-reunion eh. Oh, yan ang ano, nakasalalay kay Mr. De Beira, kay Mr. Rivera, at kay June Sabayton. Ewan ko lang kung gusto pa. Kakatakot ngayon eh, kasi yung kontrabando, isa din sa mga dahilan kung ba't tinigil yun, dahil alam mo naman, kausapan ng mga ganyang bagay. Buhay natin, pinataya natin, gusto lang natin mag-enjoy sa life, ganun. Sa amin, may ganyan din eh, may mga nagko-comment din na may nag-PPM din sa amin pagka may mga nag-ano-ano din. Pero wala, dire-diretso lang din, dire-diretso na lang namin. Oh, katulad nung Monday, gumawa kami ng episode tungkol sa legalized maruya. So, ingat na ingat kami, hindi masabi yung salitang yun eh. Kaya doon lang kami dapat sa... Pero, ano,
Ito, may nagtatanong dito. Yung mga asking for a friend nyo, mga cool pals. Handaan yan, handaan yan. Ha? Hmm. Pero may mga... Mayroon kaya maging kumita. Oh, yes. Good point. Tama naman. Tama naman yung pinagkakarap. Kakapasok mo lang. Yung tao nandito, nakikinig ako eh. Ay, oh. Thank you, Jibs, at hindi mo kami. Alam mo naman. Hindi namin ako. Hindi nyo lang ako nakikita palagi. Nagtatampo na nga ako eh. May nagsabi dito, paturo kayo mga cool pals kay Master Ramon kung paano mag-radio drama. Kasi dito, Ramon, may ginagawa kami dito, yung MMA, yung maalaala mga cool pals. Nagpapasend kami ng mga letter sender, tapos nagra-radio drama din kami. Eh, di ba meron din kayong ginawa na ano, yung iputok mo sa labas? Oo, pero isa lang. Kutsang iputok mo sa labas yan. Kala namin dati, madali lang gawin. Eh, ako lang marunong mag-edit dun sa tatlo. In-edit ko pa yun. Siyempre, di ba, re-record ka, may script. Sulat natin, ganyan. Tapos babasahin, lalagyan mo sound effects. Kucha, matrabaho siya, ha? Pero okay naman. Kucha, beses lang yung ginawa, naalala pa nilang lahat. Ewan ko may nag-upload sa YouTube pa nun. Tsaka, nakita ko may nag-upload sa YouTube. Oo, yun. Pero nakatuwa alam mo, medyo kailangan natin ngayon yan, Ramon, yung iputok mo sa labas na mga program kasi sa quarantine. Hmm. Saan iputok eh, no? Maganda dyan. Kasi baka malamit. Yeah, pero ano ha, sa amin kasi pag yung sa MMK, ginagawa namin live, wala ng edit-edit. Sobrang bilib na ako sa mga edit nung naranasan kong mag-edit din ng mga video, pati yung mga sound clips. Ang hirap din pala talaga, no? Ikaw, nag-editor ka din, di ba? Ano, naman? Oo. Yan talaga yung ano ko, original na trabaho ko. Kasi yun nga, ano ko eh, parang anti-social ako eh. Gusto ko, ako lang mag-isa eh. Yung proseso ng filmmaking na yung kasi, ikaw lang, wala ka nang kakausapin. Di ba, may mga director, action, cut! Kailangan mo kausapin, no? Production design, artista, cinematographer. Ang dami mong ano eh. Dapat sociable ka eh. Eh, yung editor, nakakulong lang sa bahay yan, madilim, nagla-laptop, magdamag, ganun. So, yun yung pinupuntirya ko. Kaya, nasanay tayo dyan sa ganyan. Sakit sa mata? Sa ano? Pag bata ka, enjoy ka rin eh. Kasi, halimbawa, dati, di ba, yung puyat, dire-diretso. Kasi, noong college ako, trabaho ko yan, ng linear editor. 53 hours, dire-diretso tol. Walang tulog. 52 hours? Eh, 53. Walang pas 24 yun, di ba? 24. Oo, dalawang araw. O kasi ano yun, per hour yung bayad. Eh, yung mga panahon na parang ano, ganid ka pa sa salapi. Kasi hampas lupa kang tao. Tapos, siyempre, yung mag-phone. Diba? Gagawin mo eh ngayon, puta, 'di ba pag mag-edit ka, tas eh may distraction, may YouTube. Edi manonood ka ng mga video na kung ano-ano na nakakatawa, mga pusa, ganun. Tapos ang daming distraction. Siyempre matanda ka na, gagawin mo dahilan na sa kalusugan ko 'to, itutulog ko na lang 'to. Ganun. Sino ano, nag-edit kayo ng video, 'di ba? Ayun, tulong-tulong din kami tatlo. Pero ang ending, nagpaturo pa rin kami sa isang cool pals. Kasi ano, nag-ano kami, nag-try kaming gumawa ng parang vlog doon, yung parang comic strip. Tapos, ayun, nagkaroon kami ng mga portion-portion na pinag-edit. Hindi namin ano, 5 months bago. 5 months bago namin nailabas yung episode 1. Tapos di na nasundan. Oh, yun. Pero masaya naman siya pag nasimula mo na. Natural ba yun na talagang may talagang... Kasi minsan ang hirap, ano eh, parang nakakapanghinayang mag-cut ng... Yung parang masasayangan ka sa material. Oo, natural yun. Kaya minsan sinasuggest nila na meron kang hiwalay na editor. Kasi minsan pag director ka, ikaw na yung nag-shoot, ikaw pa yung mag-edit, na-inlove ka dun sa mga shot mo eh, o sa mga eksena mo eh, kahit na... di mo tatagpasin. So, yun. Kailangan mong paputol din sa ibang tao. Kaya pala, pero dapat, di ba, yung director at saka yung editor, eh, iisa ng wavelength. Oo, totoo. Yung vision ng director, eh, maiba dun sa
vision ng editor. Minsan kasi baka may mga editor na ano eh, na gusto gumawa ng sarili niyang direction. Oh, yun. Pero pag kunyari kay R.A. Rivera, inuupuan ka pa ba niya pag kunyari ikaw mag-edit nung gawa niya? De, hindi na, oh. Ano na kami noon eh, parang baga may play eh. Parang Scottie Pippen, Michael Jordan, parang puto, parang napakagaling namin tao eh, no? Siguro parang gano'n na, parang doon sa comparison, doon sa comparison mo na Michael Jordan pati Pippen, sino sa inyo yung underpaid? Para ngayon na lang natin nalaman na underpaid si Pippen dahil dun sa ano, no? Oo, dahil dun sa documentary na yun eh. Oo. Ang dami pa. Siguro siya. Malabas ako sa camera eh. Iba eh. May tanong dito si Ali Bautista. Na-try niyo na ba, Sir Ramon, na mag-stand-up comedy? Parang hindi pa. Nakakabahan ako eh. Kinakabahan ka? Iba yung ano eh. Iba yung meron kayo eh. Pero merong nag-ano sa'yo na try mo, ganun. Oh, kayo-kayo. Pag nakikita ko, hindi ko alam mo sino. Nagsabi sa akin eh, try mo din. Pag may time, makakatakot kaya. Sa mga hindi nakakaalam, si Ramon yung host ng Hoy Bibig Mo Season 1. Oo. Yun, buti nga may editor eh. Hindi, palpak-palpak din yung mga pinagsasabi ko kayo. Wala kayong cut-cut eh. Pwede ba, pwede ba ako turuan? Turuan nyo nga ako. Baka ano. Sige, oh, GB, turuan mo na si Ramon. Konti akong alam dyan. Eh, si James, nako, ano, masterclass yan, masterclass. Mapuntahin natin si ano si Sir Ramon sa open mic. Oo, kasi ano mo, observe, oh. Wala bang yung ano? May whiteboard, tapos parang oh, tangina, pagka hindi ka pinagtawanan, diretso lang, mga ganun na mga banat, tapos may parang format, setup. Joke, delivery, may mga ganun. Sige, ano, basta ang ano lang dyan, ang... ang parang cheat sheet mo dan eh mag-uumpisa ka sa mga negative emotions, yung eto na basa ko lang din naman to eh, yung galit, yung takot, yung inis at saka ano kasi kaya din napansin mo mga jokes namin nagsimula na napansin niyo ba yung ano nakakainis tong ganito di ba tapos saka mo babaliin yung isang ay doon magsisimula isang premise kasi lagi ang joke nagsisimula sa Dek, ikaw lang yan James, ikaw lang yan. Alin, ako lang ba? Pero sinabi parang mo, dapat na, parang dapat natural eh. Hindi sabihin nasa ano mo eh. Hindi, doon papasok yung open mic. Tawagan na agad eh. Doon papasok yung open mic. Open mic. Oo. Kasi pag sinulat mo yun, pag sinulat mo yun, pag binasa mo parang hindi natural eh. Pero pag gumagawa kasi kami ng joke, mostly, ano, naka-bullet points. Pag naka-bullet points sa ganyan, no? Pagingin, so, pagingin. So, hindi pabasa lang siya. Yan. Sorry, yan, no? Nakalagay dito. Gumabasa. Tapos, nakalagay lang dito. Ayan, ABS-CBN, coronavirus, yung mga ganyan lang na, ano, para yung train of thought mo lang, eh, kung ano yung natural, kung paano ka natural pumitaw. Pero hindi mo siya sasabihin word for word kapag sinulat mo. So, pero ang pagsisimulan mo lagi ng joke, eh yung apat na parang negative emotions na yun. Si Alex Calia, merong workshop, Humor Me. Meron eh. Si Red, si Victor Anastasio ata yun, pero may bayad. Meron ayun lang. Si Alex Calia, may bayad. Si James nga pala gumawa nung ano nun. nung workbook pero ay send mo na lang sa yun, email okay. Yung sinasabi ni James yung simply ano, like Sir Ramon yung ano yung workbook ni Alex si James yung ano send mo na sa email ni Ramon send ko sa'yo Ramon baka may matutunan ka. Pero tama lang yun yung ang una mong
ang mga susulat mong joke is yung close to your heart para natural yung unang delivery mo kasi talagang alam mo siya eh. Alam mo yung galit, alam mo yung tuwa. So, paano mo panagsusulat ka yung mga malapit muna sa loob mo o kaya yung talagang kinakaasaran mong bagay? Kasi yung paano mamememorize yung isang oras na halaga ng mga bibitawan? Wag mong i-memorize talaga na word for word. Kaya doon papasok yung doon papasok yung open mic eh. Parang sa amin kasi parang mga kahit at least 5 times so uulit-ulitin doon sa open mic para makabisa namin. Kasi sa unang bitaw mo, ang dami mo pang masasabi niyan. Tapos sa pangalawang bitaw mo, magbabawas ka ng mga sasabihin. Oo. Saka yung para makabuo ka ng GB, go. Okay, may 5-second delay. Para makabuo ka ng isang oras na hindi ka nawawala, ginagawa ko siya ng storya. So lahat ng jokes na nasulat mo, pwedeng iba-iba yung tema niya, pero pwede mo siya i-group into clusters. So, kuwari, lahat na ng jokes na nasulat mo about family. So, pagsasamahin mo siya lahat. Tapos din yung next jokes mo about barkada, pagsasamahin mo siya sa lahat. Tapos din i-flow mo lang lahat ng jokes na yon into one order. Para after mo ng last joke sa family, ang next joke mo, barkada. Tapos after ng next joke mo sa barkada, joke mo sa kotse. Tapos may 30 minutes ka ng 30 minutes bawat topic. General topic. So, parang ganun. Ganda. Ayos yan, ha? Oo, oh, kasi yeah. Diba, nag TEDx ka? May nagsasabi dito. Napanood yung TEDx mo eh. Diba? Parang ganun. Mahirap lang yung kay Ryan Rems. Oo, tama yung sinabi ni GB. Mahirap yung kay Ryan Rems kasi ang style ni Ryan Rems ay one-liner. So yan talaga, kailangan mong memorizing talaga yan na one-liner. Word. Kaya di ba anong style mo, Rems? Anong ginagawa mo para hindi mo makalimutan yung mga sasabihin mo? Sinusulat ko sa coupon band. Nilalagay ko sa sahig. Bukod sa nagda-drugs. Ayun. May sinabi ka pa sa akin ng funny one, Rems, yung isusulat mo siya malapit sa puso mo. Hindi ko alam kung baka masaya ka lang nung sinasabi mo sa akin. Kasi yung iba kasi gumagamit pa ng printer para i-print out. Mas maganda kung penmanship mo kasi kadugtong ng utak mo yan eh, yung penmanship mo. Karugtong ng puso mo yan. Yun. So pag nakita mo, nakita mo yung penmanship mo sa sahig, kahit one word lang, kaya mo siyang pahabain. Kasi galing yun sa kamay mo eh. Habang sinusulat mo, natatandaan mo na rin eh, no? Kaya pinapanood familiarity na. Flip top, yung mga rapper, sabi ko, puta, minememorize nila lahat yan, no? Na may practice. Talagay ko, parang ganun yung pattern ng takbo ng utak eh. Na-interview namin si Basilio. Basilio. Sinabi nga doon niya, meron talaga silang rehearsals. Talaga, binabato-bato talaga nila lahat nung mga salitang sinasabi nila doon bago sila sumalang. Para ganun din sa comedy. Ang tagal-tagal nilang pinaghahandaan bago doon sa laban. Talagang kailangan nila ng oras. Minsan, nakapanood ka ba ng... Ang trade secret kasi daw ng comedian. Go, GB. Go, GB. Go, GB. Is to do the joke as you can na magtutunog natural siya na parang first time mo lang siya sinasabi every time. Sige. Yan. O kahit pangit ang ulit. Kahit pangit ang ulit. Kaya pag nakita mo yung isang comedian, pag narinig mo yung comedian, parang first time niya lang sinasabi yung joke pero ilang million niya na sinabi yun. Panoorin ko na lang nga kayo. Then magkita-kita tayo sa open mic para magkakaroon pa. Yung bago mo kasing self-esteem konti lang, araw-araw kakabahan lang ako dyan eh.
Kasi doon sa talaga open mic, doon mo talaga makikita. Doon mo siya, lahat ng kaba nandoon. Kasi unang-unang may itawan yung joke na sinulat eh. Oo. Hindi rin talaga mawawala eh. Kasi ikaw, nakagawa ka na ng libro. I'm sure kayang-kaya mo rin magsulat ng mga jokes na ganyan eh. Katulad iba, nung... Iba. Iba to. Iba, nakita ko na. Nakita ko na yung mga ginagawa. Kayo, GB, James, Nono, si Ryan Rems. Panood ko na kayo, puta, iba yung ano, yung takbo ng isip eh. Kung paano mag-construct ng nakakatawang eksena sa ano eh, everyday things eh. Oh, Jerry Seinfeld. Ang galing yung ano, observational comedy na ito. Minsan may tinuro din sa... May tinuro din sa akin eh, yung gagawa ka ng mga flowchart, yung mga ganyan-ganyan. So, isang topic, mag-i-stem-stem ng mga iba't ibang, ano, iba't ibang mga, kunyari, nagsimula lang yung sa reunion, tapos ito, yung observation mo, tapos biglang may, sunod yan, may mag-i-stem pa yan sa susunod pang ibang observation. Parang ganun. So, magsisimula talaga sa isang idea hanggang sa, pero ang importante talaga, ipe-perform mo para hindi mo makakalimutan. Kasi ako ganun ako, pag nag-comedy ako, pag magsusulat ako, hindi ko siya na-memorize hanggat hindi ko siya nabibitawan sa stage. Kasi kailangan James, kung kasama yung kabay. Oh, bakit? Try ko kaya sa klase ko yan. May nang-aasar sa'yo dito si Carlos. Salamat daw sa ating guest na si James. At... Tanong kayo eh. Ginawa mong Tales from the Friend Zone. Baka pwede natin gawin dito kasi may segment nga kami yung Asking for a Friend. Hikayatin natin yung mga Cool Pals na mag-comment ng kanilang mga Asking for a Friend. Minsan dito ka makagawa, kasi sinabi namin kayo sa mga Cool Pals na makagawa ka ng material kapag malapit sa realidad yung ano mo, relatable yung mga topics mo, mas maganda. Kaya baka makagawa ka dito ng mga material mo, Ramon. Yan. Asking for a friend. Ano tayo? Zone edition. Kasi may mga nagpadala na dito eh. Kasi basahin natin ito. Ito, meron na. Si Ito Random TV. Nako, mukhang meron ano, papatamaan siya ngayon. Kasi ito yung isa sa mga nakikipaglandian sa ano eh. Sa chat eh. Ay, yan, sa comment niya, eh. Asking for a friend. Mahirap ba talaga mag-work pag sa YouTube comment section lang kayo nag-uusap? Ayan. Mahirap talaga ano daw paano anong YouTube mahirap daw pa mag-work yung relationship kapag sa YouTube comment section naman mahirap talaga at saka para walang kahihinatnan kasi hindi mo nalalaman kung ano itsura niya eh di ba saka tama paano yun parang paano pag pangit siya sa tunay na buhay, nakakatuwa lang siya sa YouTube comment section. Paano pag nagkita kayo? Diba gano'n yung finish line nun? Magkikita kayo? Kasi sinungaling lahat ng profile pic eh. Sinungaling lahat eh. Oo, pipiliin mo talaga yung pinaka-the best na ano yan eh. Tingnan mo, ano? Lalaki to ha? Lalaki to. Yung mukhang babae yan. Yun, diba? Baka lalaki din yung kakomment niya, diba? Eh, kala niya, bakala babae siya. So, paano pag gano'n? E di... Parang mahirap yata. Wag na yan, tol. Maghanap ka. Ano bang sa, minsan nga may naglalandian sa Waze, eh. 'Di ba? Minsan may mga ibang kotse, pwede mo i-chat. Mahirap pa na ngayon ah. Pati Waze, ginagawang landian ah. Patay na 'yung nag-report lang na aksidente tapos bigla doon sila nagkatuloy. Ayun, pwedeng 'yung material 'yon, no? Si Ramon, oo. Yun ang ayun. Pananorin ko na lang kayo. Parang ibang naman ano eh. Ibang animal lang. Kung mayroon akong asking for a friend. Sige, go. Okay. Ikaw, GB, sige. Paano, kasi nauso yung ghosting eh. Naisip ko, nauso yung ghosting dahil ang Pilipino, hindi niya kaya talagang magsabi dun sa naniligaw sa kanya na ayaw niya siya. O alam mo yung nahihiyang maka-hurt ng feelings.
So, ano yung best way para mag-turn down ng manliligaw verbally? Ano yung pwede mong sabihin? Yung parang nice way of saying that. Palagay ko, walang nice way. Ang nice way, yung direct way. Yung nice way, yung hurtful way. Kasi, abang pinapatagal. Pag gano'n talaga, no? Abang pinapatagal mo ng pinapatagal, di ba, parang lalo nasasayang yung oras niya, eh. No? Tapos, lalo mong binubulaklak yung salita mo, parang ginagawa mo siyang tanga na parang inuinsulto mo pa siya na ano kala mo sa akin, desperado na parang ano. Ang sa tingin ko ang best way, yung tinatawag kong preemptive supalpal, na discuss na namin sa Tales from the Friend Zone to eh. Preemptive supalpal. Really, ah, maganda yan. Papakiramdaman mo pa lang kung may gusto sa iyo, yung ba may tropa ka, 'di ba? Kaya friend zone, eh. Kasi friends lang kayo, eh, 'di ba? Eh yung friend mo nagkakagusto na sa iyo. Eh siya, nararamdaman mo na parang ano ba, type ako nito, nilalandi ako ah. Bigla mo nang sabihin na i-establish mo na alam mo, napakasaya ng buhay ko ngayon. Nagko-concentrate ako sa pag-aaral, wala akong kaplano-plano sa love life, halaman ako ngayon. Ayun. Kapag ano po, tita? Kapag hindi niya na-gets yun, na yung paramdam mo sa kanya, yung pagpe-preemptive supalpal mo sa kanya, ibig sabihin, makapalambalat niya. No? Kaya niyang tumanggap ng rektang salita. Gets mo, di ba? Yung first stage, yung preemptive supalpal, ibig sabihin, pag naramdaman niya, sensitive siya. At kung hindi siya sensitive, yan, rektahin mo na, hayop, wala akong gusto sa'yo, wala kang pag-asa sa akin. Yeah. Ito meron din akong isang asking for a friend. Yan. Asking for a friend. May friend po ako. Simula first year college ay barkada na po kami. Madalas po kami nang magkausap. Minsan umaabot na po ng mga 4 to 5 hours hanggang inabot na po ng pagputok ng araw. Mm-hmm. Wala na nga po kaming napapag-usapan pero nakatutok pa rin ang phone sa aming mga tenga. Ayan, nagmamahalan kayo, mga hayop. Unti-unti po akong nahuhulog sa kanya. Gusto ko pong pigilan ang aking sarili kasi pag napapag-usapan namin ang mga pag nagtatapat daw sa kanya ang mga friends niya, eh naiilang na siya bigla sa kanyang friend. Kapag nalalaman niyang merong gusto sa kanya ito. Ang tanong ko po, itutuloy ko pa po ba itong gusto kong sabihin sa kanya at iririsko ang aming friendship na mawala? Yan, napakagandang tanong, ano? Yan, para itong ano eh, preemptive supalpal pero aggressive naman. Aggressive, kumbaga, preemptive supalpal. Parang enhanced community quarantine. Parang super science 2. Oh, lalagyan mo na mga pangalan na parang scientific, 'di ba? Ito may ano, 'di ba? Dapat iparamdam mo sa kanya na wag mong sasabihin ng rekta. Ipaparamdam mo lang, 'no? Kasi pagka sinabi mo ng rekta, alam mo namang lalayo 'yan. So, paparamdam mo lang na may gusto ka sa kanya na hindi sinasabi yung exact words. Kumbaga pagka tinape yung mga sinabi mo, hindi pwedeng tumayo sa korte yun. No? So pabigay-bigay ka lang ng konting, alam mo yun, price mo, igogo, large mo para sa kanya. Yan, diba? Yan. Mga palibri-libri mong konting value meal, yan, nanlilibri ka na ngayon. Fish bowl, sabi mo, kikiam, baka gusto mong magpakikiam ako ngayon. Yan. Ngayon, pag siya sinabi na, Ramon, may gusto ko ba sa akin? Tapos ikaw naman, pwede kang, doon ka sa punto na pwede kang maghugas kamay. Uy, ang kapal na mukha mo, ha? Feeling ka. Pucha, para madaling bumakbak mo na, back. Oo, yun ang mga style. Yan. So, medyo duwagers yung move na ganun. Pero, nililigtas ko lang ang sarili mong self-esteem. Kasi alam mo naman tayo, pagka kinakabahan kang umuo, ibig sabihin, takot kang ma-heartbroken or ma-reject. Ina-acknowledge. Masira yung friendship. Oo, masira yung friendship. So ipaparamdam mo lang para pag sinabi niya na
Ramon, may gusto ka ba sa akin? Sasabihin sa akin, feeling ka naman. Gaganon ka. Diba? So, absuelto ka. At, ay, James, eto may sagot si ano, si Tura, si OK kay ano, to random TV ata. Ayan, sige, ano wait. Tanggalin lang natin tong aggressive preemptive subalpal with Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba. Ayan, si OK. Ayan. Saan ba si OK? Eto kasi si OK kasi yung kalandian ni to random TV kanina nagtanong. Na kung pwede daw bang maglandi, kung mag-work daw ba pag naglandian sila sa YouTube comment section. Yan. Eto si OK. Asking for a friend. Bakit laging, sino nag, nung, naka-play ba sa'yo yung ano, yung live natin? Naririnig ko yung sarili. Wala sa akin. Ayan. Asking for a friend. Bakit laging best foot forward ang mga lalaki pag naliligaw, tapos pag kayo na, wala na. Di na maganda ugali or trato sa'yo. Okay. Pangalan niya, okay, di ba? Mm-hmm. Kaya nga, tawag ligaw. From the root word, ligaw. Nililigaw ka niya. Parang job interview lang niya. Yan, oh. Siyempre, parang job interview, sasabihin mo ba dun sa future employer mo na tamad ka, puro ka PlayStation, magdamag, di mo ginagawa yung trabaho hanggang hindi deadline, di ba? Kaya sasabihin mo na okay kang lalaki, gentleman, o dapat naman talaga gentleman ka. Laging nagsusundo, galante, ganun. Ngayon, pagka mga 3 months na kayo, yan, nagiging komportable na kayo sa isa't isa. Umuutot ka na, kapag lumalabas na yung mga pangit na ugali mo, ganyan. So, kasama yun sa proseso. So, after 3 months, from ground zero, yung kilig, yung naging kayo, yon, doon na mag-fade away yung kilig. Pag nawala na yung kilig, tapos gusto nyo pa rin ng isa't isa, yan, set na kayo for true love. Ayos ba? Yeah. Diba? Amen, may nag-aimin pa rin. Babae din ha, hindi lang lalaki ha. Oo. Oh, universal yan, babae, lalaki, tsaka everything, everyone in between. Sabi niya, yeah. Sumagot pa siya dito, hindi daw ba kayang i-maintain talaga? Ang alin? Yung best foot forward. Pwede naman. Yun lang eh, syempre kung gusto mong tumagal ng tumagal, di ba yung mga lolo at lola nga natin eh, sa tingin mo, nag-ano pa yung mga yan? Nagkikilitian pa yan? Di na. Nakatitig na lang sa mga kawalan niya, nanonood, nakikinig ng AM radio. Pero, yung lola nyo, nag-ano ka ng karot? Gagano ng pabayan? Na. Oo nga, no, lola. Baga, lumipit up na yung ano nila, yung pangmahalan nila. Parang chemical na, di ba? Na parang, yung mga antibodies nila tumataas kung ano, kung magkasama sila. Hello, ayan. Bakit ano pa yung tinitignan mo dyan? Nung, itrabaho kasi ako, baka mawala na ako in a minute. Ito na lang ang last na tanong ko para sa asking for a friend. Ito, sabi niya, isa po akong second year college. Para si Rex, ha? Kanina, first year college. Nag-ano na siya, gumraduate. Nagkakagusto ako sa friend ko. Gusto ko na pong magtapat sa kanya dahil feeling ko ay hinog na ang pakiramdam ko. Kaya mga po, sa tuwing mag-isa kaming naglalakad sa campus, tinatry kong intro. Pero napapansin ko po, kapag umi-intro na ako, eh biglang bumibilis yung lakad niya. Kapag binabago ko naman po yung topic, eh bumabagal siya. Ano po kailangan gawin? Yon. Ang tawag sa'yo, napipreemptive supalpal ka. At makasarili ka. Dahil hinog na ang pakiramdam mo, siya ba, hinog na ba yung pakiramdam niya? Di ba? So, mahihinugin mo siya na parang siya na yung aamin sa'yo. Para sabay na kayong magkakaaminan. Kumbaga, may paperwork sa Disneyland. Yung prinsipe, tsaka yung prinsipe, magtutukaan, ganon. Di ba? So, mas okay
tipong hindi mo na kailangan bumuelo, parang kumbaga magkakapakiramdaman na kayo na parang nagkakagustuhan na kami ah. As nagkatitigan kayo for more than 3 seconds eye to eye, yun na. Magiging kayo na. No? So, yung pag-ibig tungkol sa iyo na, tungkol din sa kabilang party yan. Ayan, last question na daw yun, sabi ni James. So, ayan. Hindi pa, pwede pa kayo magtanong. Pwede pa pang ituloy sa mga ano. Sento, isang oras na rin tayo naman eh. Yan, sige. Pero maraming salamat, Ramon. Ha. Sorry, ha. Medyo nabitin kami sa yung guesting. Oo, kaya ko pantanong eh. Ang dami pantanong. Pero sana meron pa tong part 2. Salamat. Oo. Baka may gusto kang i-promote. Yun, promote ko lang sarili ko. Yung YouTube ko, panoorin nyo. Search na lang Ramon Bautista sa YouTube. Nag-review ko ng mga sasakyan tsaka mga motor, ganon. Tsaka yun, yun lang. Stay safe ngayon. Ayan, kumo-COVID, hugas kayo ng kamay, tsaka umailab yun kayo sa mga mahal nyo sa buhay, ganon. Huwag kayo masyadong malandi ngayon dahil sumo-social distancing tayo. Napakagandang ano yan, paano, pang tapos. Oh. Diba? Puro kalandian, nag-social distancing nga tayo. Mabuti pa. Ito, teknika. Diba, syempre, kailangan natin maghugas ng kamay 20 seconds. Ang gawin mo, maghugas ka ng plato. Kapag luminis na yung lababo nyo, luminis pa yung kamay mo, kaya maglaba ka. Nagawa ko, naglalaba ako. Pinabukasan, meron akong hina-harvest na labada. Eh. Para siyang, ano. Susundin ko yung payo mo, Ramon. Susundin ko talaga yan. Salamat. Pag-ibig, sinusubaybayan ko yung Facebook mo, yung mga pasapog na hirit mo. Salamat. No, sana makita-kita tayo ulit. Ayun rin po. Thank you. Sa malaking karangalang maging kasama dito sa episode 84 ng Cool Pals. Kami din. Salamat, sir. Salamat, Ramon. Salamat. Ryan Rem. Huwag niyo pong kakalimutan at bukas ay ang last day ng Podcast United na kasama namin sa Podcast Network Asia. Ang Kudazers, Machong Chismisan at Quickie PH. Sila naman po ang magko-collab para bukas. At huwag niyo kalimutan, mag-donate pa rin kayo para sa ating mga Frontline Feeders PH dahil katulad po nung ginawa natin sa mamatay kang hayop kang COVID ka. Yan. Meron din effort ang Podcast Network Asia para po makatulong naman sa ating mga frontliners. Yun. Maraming salamat ulit. Ramon Bautista, everyone. Salamat. Nako, napakasaya. Buti bumalik yung internet namin. Yan. Thank you. At syempre, ang ating paalamanan. Yan. Ako po ay mula po dito sa Pasay. Mula dito sa Dupax. Ay, wala. Nawala si Ramon. Nawala si Ramon. Pangalan niya. Hindi na brief eh. Okay lang. Mula sa Novaliches. At mula rin dito sa Novaliches. At syempre, kasama natin si Ramon Bautista hanggang sa susunod. Sa susunod na tawanan. Dito lang sa Cool Pals! Yung bata, Teka lang. Bago tayo magtapos ng live, Direct, pwede ba natin i-play yung Jonel's commercial? Ito kasi nabanggit kanina, Ramon, yung sa mga school projects sila nag-start. Eh, ito si Ryan Rems, hindi nyo natatanong, meron din silang school project na nagsumikat. Kaya siguro maganda i-end natin dito yung live. Eh, bakit? Bagong brief ko eh. Ano ba yan, boss? Pagkaot mo, baby, wala kang problema. We love our toilet brief. We love our toilet brief. Ang ako blue na brief. Ako yan. We need our toilet brief. We need our toilet brief. Ito'y matiba, hindi nagbe-bacon. Hindi na ang inyong tong-tong. Sobrang love trip to Ryan Rems. Ayun si Ryan Rems sa kanan, no? Kaya.
Also available, Donald's for her. 2008 yeah. Yata yan. So sa mga cool pals na hindi alam yan, hanapin nyo na sa YouTube yan. So dyan na tayo mag-closing ng live. Salamat Rem sa bukas thank ulit. Thank you, Rem. Thank you, Rem. Sa lahat na nanood. Si James kasi wala, may work pa. Wala muna tayong after party. So kasi may ano rin naman si James. May trabaho din si no. James. Pahinga muna tayo ngayong gabi at magkita kita tayo ulit. Ingat, Jibs. Ingat nung Rems. Ingat, Rems. If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.